Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Field Trip Horror Story. Ayon sa mga paniniwala ng marami, ang mga panaginip at mga bagay-bagay sa ating paligid katulad ng mga hayop ay palaging may isinisimbolo patungkol sa ating hinaharap na maaari nating sundin kung ito'y patungo sa kabutihan o iwasan kung ito naman ay maghahatid sa atin sa kapahamakan. Katulad ng mga ibon sa kalangitan, ang agila na simbolo ng katapangan at espiritual na inspirasyon, ang Maya na orihinal na pambansang ibon ng Pilipinas at sumisimbolo bilang pagiging makamasa. Ang kalapati na sa buong kasaysayan ng mundo ay sumasagisag sa pag-ibig, kapayapaan, habag, karunungan, kapangyarihan at bilang mga sagradong minsahero ng may kapal at ang uwak na sagisag ng kamatayan at masamang kapalaran. Dahil sa talino at pagkamalikhain nating mga tao, ang mga bagay at pangyayaring may kinalaman sa kababalaghan ay madalas nating maiugnay sa ating kapalaran at hinaharap. Lubos ang kasiyahang nararamdaman ni Emil ng mga sandaling yon matapos mapirmahan ng kanyang mamalita ang field trip waiver na ibinigay ng guru nilang si Mr. Luelo. Namahagi kasi ang nasabing guro ng mga waiver sa kanyang mga estudyante upang makasiguro sa pagpayag ng mga magulang. Maagang naggayak ang 17 taong gulang na binata at pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanyang mamalita para makapunta ng maaga sa paaralan. Matapos makipagkumustahan sa gwardiya ng eskwelahan ay nagmamadaling lumakad si Emil papunta sa kanilang silid-aralan. Halos patakbo na nga ang ginagawa niyang lakad habang nakahawak ang mga kamay sa magkabilang dulo ng shoulder strap at bukod doon ay hindi pa rin maalis ang kaniyang mga ngiti dala ng pagkasabik. Tila nakisabay din sa kasiyahan ng binata ang naglalaglagang mga tuyong dahon mula sa mga punong akasya na nagkalat sa paligid. Ilang minuto pa, pagkalampas niya ng mga puno ay lumiko na siya sa madilim na pasilyo ng unang gusali ng paaralan. Masyado na kasing mayabong ang mga puno sa dakong yon kaya kahit umaga ay makulimlim. Eksaktong pagliko niya ay bigla niyang nakita ang classmate at hinahangaan si Ana na tahimik at marahang naglalakad papunta sa kaparehong silid-aralan kung saan siya paroroon. Ana, magandang umaga. Patakbo niyang nilapitan ang binibini hanggang sa makasabay siya rito sa paglalakad. Good morning din, Emil. Parang ang sayo mo yata ngayon. Ngumiti ang dalaga at bilang tugon ay ngumiti rin si Emil. Palagi naman ako masaya eh. Oh, I see. Humarap si Ana sa binata pagkalaon ay saglit na huminto. Kapag tinanong kitang bakit nga ba, isasagot mo naman dahil palagi mo ako nakikita. Pagko ay pumakla ang tingin ng binibini. Masayang-masaya ka talaga kapag mambobola ka, no? Don't me, Emilio. Don't me. Grabe naman yun. Napakamot sa ulo at napahinturi ng binata. Totoo kaya yun? Eh di shing, pahala ka dyan. Sa huli ay natigilan na lang si Emil habang minamasda ng papalayong babae. Napangiti na lang din siya bago marahang sundan ng binibini papunta sa kanilang silid-aralan. Sa elementarya pa lang ay magkaklase na sina Emil at Ana. Madalas din silang maitambal sa mga pagtitipon noong katulad ng Santa Cruzan, Flores de Mayo at iba pa. Kaya matapos ang tukso-tuksuhan ay natutuo na nga ang paghangang nararamdaman ng binata para sa dalaga. Kaya lamang, simula ng tumungtong sa high school ay tila ba lumayo na ang loob ni Ana kay Emil. Kahit papalagi silang magkaklase hanggang sa ngayong nasa ika-apat na antas na sila ng high school. Magkagayon man ay hindi pa rin sumusuko si Emil. Sa puso't isip ng binata ay darating din ang panahon na makikita rin ng dalaga ang kanyang halaga. Alas 4 ng hapon, pagdating ng adviser ni Emil ay kaagad nagsimula ang huling klase. Pagkatapos ng iilang talakayan, recitation at quiz ay tutunog na ang bell signalis na tapos na ang klase. O class, bago ko makalimutan, ngayon na ang deadline ng pagpapasa nyo ng field trip waiver. Bago kayo lumabas eh, iabot nyo sa akin ang mga waiver na may pirma ng inyong mga magulang, ha? Kung sino lang ang makapagpasa nito sa akin, yun lang ang pwedeng sumama.
Kahit pabayad kayo sa field trip kung wala naman kayong parent signature na waiver, eh, ibabalik ko sa inyo yung bayad. Wika ni Mr. Luelo sa malalim subalit garalgal na tinig. Sinyalis ng katandaan. Pumila ng maayos at ilagay ang waiver dito sa desk. Mahinang kinalampag ng Ginoo ang kanyang besa. Naguunahan naman pumila ang mga kabataan at isa-isang naglapag ng kanilang mga waiver. Sa bandang kalagitnaan ng pila ay masayang iwinawagayway ni Emil ang kanyang papel habang mapangasar na minamasdan ang ibang kaklase na hindi pinayagan ng mga magulang. Paglapag niya ng waiver sa mesa ay nakangiti siyang humakbang palabas ng silid hanggang sa maulinigan niya si Ana. Kumpara kaninang umaga, tahimik ang binibini at mukhang malungkot habang palabas ng silid aralan. Kaya naman, ginulat niya ito upang basagin ang pananahimik. Ayos ka lang? Saglit na tumingin sa kanya si Ana bago magpatuloy sa paglalakad. Sinundan naman siya ni Emil habang minamatsyagan lang. Hindi kasi ako pinayagan eh. Mahinang tugon ng binibini. Pero gusto ko talagang sumama. Nang marinig yun ng lalaki ay dali-dali niyang nilapitan si Ana. Akin ang waiver mo, dali. Inilahad niya ang kamay. Dalian mo habang hindi pa naalis si sir. Mabilisan namang kinuha ng dalaga ang nasabing papel at inabot yon kay Emil na kasalukuyan ang hawak ang panulat nito. Isinandal ng binata ang waiver sa pader at madali ang pinirmahan yon. Uy, ano yan? Gulat na tanong na sabi ni Ana. Basta. Nang masulatan na ang waiver, ay patakbong bumalik si Emil sa silid-aralan upang ibigay kay Ginoong Luelo ang nasabing papel. Ay bumalik din ang binata kung nasaan ang dalaga at nakangiti ito habang humihingal ng kaunti. Okay na. Nag-okay sign ng binata. Makakasama ka na. Tila namilog naman ang mata ng dalaga dahil sa tinura ni Emil. Tara na, umuwi na tayo. Masayang naglakad palayo ang binata na nakangiti habang sinusundan ng tingin si Ana. Thank you, Emil. Maya-maya'y bigkas ng binibini. Pag-uwi ng bahay ay puno ng sigla si Emil ng mga oras na yon. Habang nakahigat nakatingin sa puting kisame sa loob ng kanyang kwarto. Masaya siya sapagkat kahit papaano ay natulungan niya si Ana kahit pamali ang kanyang ginawang pamamaraan. Napangiti siya ng tipid matapos maalala ang itsura ng dalaga at kung paano yon magpasalamat sa kanya. Pagkatapos noon ay saka naman tumunog ang kanyang cellphone kaya kaagad niyang binasa ang mensahe mula sa babaeng kanyang pinakatangi-tangi. Thank you ulit sa ginawa mo. Nakaisip na ako ng idea kung ano idadahilan ko. Babawi na lang ako sa iyo next time. Good night. Matapos makapag-reply ay nahimbing na sa pagtulog ang binata. Masayang masaya talaga siya at nananabik sa araw ng field trip dahil doon niya balak sabihin sa dalaga ang planong panliligaw. Kinabukasan, Biyernes at huling araw bago ang field trip ay sabik na ang mga estudyante. Kanya-kanya na ang paandar ng bawat isa bilang paghahanda sa isa sa mga inaabangan nilang pinaka-exciting na part bilang estudyante sa high school. Nagpaalala si Ginoong Luelo patungkol sa mga dapat at hindi dapat dalhin kasabay ng iba pang mga bagay at alituntunin sa field trip. Nang matapos ang klase, ay kaagad hinanap ni Emil si Ana para kausapin. Naabutan niya ang binibini na pasakay na ng jeep, kaya naman saglit niyang pinigilan ng huli. Pasakay na talaga ako. Pakunwari umirap-irap na bigkas ni Ana. Ano bang sasabihin mo? Bumuntong hininga muna saglit si Emil bago pahingal na tumugon. Pasensya na. Ana, kasi ano eh. Nauutal pa ang binata. Ano nga? Pwede ba tabi tayo sa upuan kung ayos lang sa'yo? Ayoko. Hindi na natapos ni Ana ang sinasabi dahil biglang nagsalita si Emil. Sabi mo babawi ka na lang sa akin, di ba? Napaangat ng kilay si Ana kasunod noon ay muling nagboses si Emil. Tabi tayo bukas para makabawi ka sa akin. Kumunot pa ang noo ng binata habang pasimpleng umingiti. Para-paraan ka ha? Napaismid ang dalaga. Sige na nga. Halos mapatalon sa tuwa ang puso ni Emil matapos yung marinig. Wala nang bawian yan ha? Oo na. Pagkatapos ng usapang yon, ay pumara na ulit ng jeep ang dalaga at sumakay na pauwi ng kanilang bahay.
Mas lalo namang nadagdagan ang pananabik at tuwa sa kanyang puso, kaya naman pag-uwi niya ng bahay ay magana siyang kumain at naglikpit ng mga pinagkainan. Sinunod niya rin na ayusin ang mga dapat dalhin sa kanilang field trip, kasama na ang kwintas na binili at pinag-ipunan niya pa na plano na niyang ibigay kay Ana bukas. Nang masalansan na ang lahat ng mga gamit niya sa bag, ay nahiga na siya sa kama at nanalangin ng taimtim. Subalit, sa kalagitnaan ng kanyang pagdarasal, ay bigla na lang may kung anong tila bumato sa salamin ng bintana ng kanyang silid. Napamulagat si Emil dahil sa gulat. Nabasag kasi ang salamin at pumasok sa loob ng kanyang kwarto ang bagay na tumilapon. Kumalat sa sahig ang mga piraso ng salaming nabasag. At nang sipatin ng binata kung ano ang bagay na tumilapon, ay natutop niyang bigla ang kanyang bibig. Isang patay na uwak. Halos maduwal siya sapagkat hindi na rin kaaya-aya ang wangis ng nasabing ibon. Medyo bunwak na kasi ang bahaging tiyan nito at lumabas doon ang ilang piraso ng laman kasabay ng pagkalat ng dugo sa sahig. Kasunod noon ay ang pagkatok sa pinto ng kanyang mga magulang, kaya agad pinihit ng binata ang seradura upang mabuksan ang pinto. Pagkakita sa duguan at walang buhay na uwak, ay kaagad yung dinampot ng tatay ng binata na si Ginoong Tirso, habang ang kanyang nanay na si Ginang Marcia ay nagitla naman at napa-sign of the cross dahil sa takot. Pagkatapon sa patay na ibon at pagkalinis sa mga kalat, ay agad kinausap ni Nanay Marcia ang kanyang anak. Nagtipon silang tatlo sa sala at doon nagtalakayan. Kinumbinsi ni Nanay Marcia ang kaisa-isang anak na huwag nang sumama sa field trip dahil sa nangyari. Naniniwala kasi ang Ginang na hindi magandang pamahiin ang mga naganap. Matindi kasi ang paniniwala ng Ginang sa mga pamahiin, at ayon sa kanya ay isa sa isinisimbolo ng uwak ay ang kamatayan, kaya ay pinilit niyang hindi na dapat pang makiisa si Emil sa nasabing aktibidad ng paaralan. Napayak si Emil pagkarinig ng tinura ng kanyang ina, sapagkat naisip niya na mauudlot ang panliligo na nais niya para kay Ana. Pagkakita ni Tatay Tirso sa anak, ay kinumpronta niya si Nanay Marcia. Marcia, mahal, hindi naman totoo yung mga pamapamahiin na yan. Seryosong tura ng Ginoo. Sige na, hayaan mo lang sumama si Emilio bukas. Sayang din naman yung binayad natin kung hindi mo lang din pala pasasamahin yung anak mo. Dahil sa maotoridad na wika ng Ginoo, ay wala na rin nagawa si Nanay Marcia. Sa huli ay hindi pa rin nahadlangan ng Ginang ang pagsama sa field trip ng kaisa-isang anak. Pagbalik sa kwarto ay hindi agad dinalaw ng antok si Emil dahil sa biglang kaganapang kani-kanina lang. Napatingin siya sa bintanang nasira, hanggang sa pagkalaon ay bigla siyang tumayo at lumapit doon. Sumipat siya sa labas ng bahay kung saan kakarampot na liwanag lamang ang kanyang naaaninag sa labas, sapagkat mas pinangingibabawa ng kadiliman ang paligid. Nagnilay-nilay ng mabuti ang binata kung saan nga ba nang galing ang patay na uwak. Wala namang magtatangka na lokohin sila, sapagkat kilala at respetado ang kanyang Tatay Tirso sa kanilang lugar. Sumagi rin sa isipan ng lalaki ang tungkol sa mga sinabi ng kanyang ina, tungkol sa isa sa mga isinisimbolo ng uwak, ang kamatayan. Nang maisip niya yon, ay bigla na lang siyang kinabahan at pumasok sa kanyang gunita ang imahe ng pinakamamahal niyang si Ana. Hindi mawari ni Emil, pero bigla siyang nag-alala para sa kalagayan ng dalaga. Bakit nung maisip ko siya, bigla naman akong kinabahan? Tanong ng isip niya kasunod ng malalim na buntong hininga habang nakahawak ang kaliwa niyang kamay sa dibdib. Umining-iling siya pagkadaka at pilit na iwinaksi ang mga naiisip na hindi maganda. Sabi nga ni Papa, hindi naman totoo yung mga pamahiin na yun. Inayos niya't muling isinara ang kurtina, saka naglakad pabalik sa katre at sumalampak ng higa. Gusto ko nang matulog. Riklabo niya habang kinukusot ang buhok. Maya-maya pa'y hindi na namalayan ng binata na siya'y nakatulog na, at napanaginipan ang isang nakakatakot na bagay. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at abandonadong amusement park. Makulimlim ang buong paligid at medyo mahamog kahit saan siya dumako ng tingin. Naglakad-lakad ang binata, subalit wala siyang makita ni isang tao, kaya naman huminto siya saglit at muling lumibot ng tingin. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod at sa muling baling sa harap.
Kahit saan lumingon si Emil, ay wala siyang makita ni isang tao o anino, kaya naman nakadama siya ng kaba ng mga sandaling yon. Napatras siya subalit napahinto rin matapos matapakan ng isang bagay. Paglingon ay naulinigan niya ang isang patay na uwak, kasunod ng paghuni ng mga nagliliparang uwak mula sa ibabaw niya. Kaagad napalingon sa itaas si Emil at doon ay namataan niya ang kumpol ng mga uwak na paikot-ikot sa paglipad habang walang humpay sa paghuni. Palakas ng palakas ang huni kaya napatakip tenga ang binata, subalit hindi pa rin nawawala ang tingin niya sa mga uwak. Maya-maya pa'y unti-unting humina ang mga huni. Isa-isang naglaglaga ng mga ibon sa sahig sa palibot ni Emil hanggang wala nang natira pang lumilipad. Nagitla ang binata pagkakita sa mga patay na uwak na nakapalibot sa kanya. Kaya naman bigla siyang napasigaw sa takot. Kasabay noon ay ang biglaan niyang pagbangon sa kama. Hingal at pinagpapawisan siya ng mga oras na yon. Panaginip. Bulong niya sa sarili habang dinadama ang malakas at mabilis na kabog ng dibdib. Uwak na naman. Pagkasabing yon ay marahan siyang umalis sa kama kasunod sa paglingon ng orasan sa kanyang cellphone. Alas 5 na ng umaga at marimiramin na rin ang mga mensaheng hindi nababasa mula sa kanyang mga kaklase. Pagbasa ng mga mensahe ay kagad na wala sa isipan niya ang mga kakatwang bagay na napanaginipan. Matapos makapag-almusal, maligo, mag-toothbrush at mag-ayos ng mga dadalhin ay nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang para magtungo sa paaralan kung saan naghihintay ang mga bus para sa kanilang field trip. Gamit ang kanilang motorsiklo ay inatid na lang siya ng Tatay Tirso sa mismong buhanan ng paaralan para hindi siya malate. Hindi na rin gaano nakausap ng binata si Nanay Marcia sapagkat hindi pa rin sang-ayon ang ginang na umalis siya. Sa bukana pa lang ng paralan ay kita na ni Emil ang bus at estudyante na abala sa kanikanyang mga gawain. Hinanap niya ang bus number nila at nang makita ito ay nakatayo sa tapat ng pinto si Ginoong Luwelo. Binati niya ang guro at pagkatapos ay umakyat na sa loob upang humanap ng mauupuan nila ni Ana. Umupo siya sa ikaapat na hilera sa kanan at ang bag na puno ng mga pagkain at iba pang mga kagamitan ay inilagay niya sa tabi para makasigurong walang uupo roon maliban kay Ana. Lumipas pa ang ilang sandali, halos puno na ng estudyante ang mga upuan. Minuto na lang ang hinihintay at aalis na sila subalit wala pa rin si Ana. Kaya naman labis na ang pag-aalala ni Emil. Tinawagan niya ang cellphone ng binibini kaya lamang ay hindi ito sumasagot. Hanggang sa pumasok na si Ginoong Luwelo para ipaalam na 5 minuto na lang ay aalis na sila. Oh, bago umalis ang bus, tayong lahat ay umuko at manalagin. Utos ng guro sa kanyang mga estudyante. Sumunod naman ang mga estudyante na tura ng kanilang guro. At habang nananalangin ng Ginoo, si Emil naman ay pasulyap-sulyap sa bintana. Maya-maya ay napapikit na lang din siya at sumabay sa panalangin ng kanilang guro. Ingatan mo po ang mga sasakyang ito at ilayo mo kami sa anumang hindi magandang mangyayari. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay na napadilat at napapalakpak ang mga estudyante kasunod ng pagsilay ng kanilang mga ngiti maliban kay Emil na nadismaya ng mga oras na yon dahil hindi naman pala makakasama ang babaeng gusto niya. Napakunot ulo na lamang ang binata sabay simangot pagkaupo niya. Buti nakahabol ako. Kaagad na napalingon si Emil matapos marinig ang pamilyar na tinig. Naiwan ko pa yung cellphone ko sa bahay kasi tumakas lang ako eh. Hindi na halos matapos ni Ana ang sinasabi dahil sinita na siya ni Ginoong Luwelo. Aalis na kasi ang bus kaya mabilisan ng umupo ang dalaga sa tabi ni Emil na noong mga sandaling yun naman ay hindi halos maipinta ang muka dala ng matinding kaligayahan. Akala ko talaga hindi ka na makakarating eh. Nakangiting tura ni Emil. Well, nandito na ako. Usog nga, masikip ang upuan ko eh, ang dami kong dalaw. Ngumiti rin ang dalaga bago muling magsalita. Salamat sa pagsim ng upuan ha. Napakibit-balikat na lamang si Emil habang pasimpleng ngumiti. Kasunod noon ay tuluyan nangang umalis ang bus papunta sa patutunguhan nito. Mahabang oras ang lumipas at isa-isa nangang narating ng bus ang mga lugar na kinakailangan mapuntahan ng mga estudyante.
Dumaan sila sa sikat na mga museo, theme park, educational factory at iba't iba pang mga lugar. Ang huling destinasyon nila ay isang malawak at magandang amusement park kung saan ay medyo may kalayuan ang biyahe. Naidlip muna ang mga estudyante habang tinatahak ng bus ang daan. Sumandal pa sa balikat ni Emil si Ana habang umidlip, kaya tuwang-tuwa ang binata. Sa isip niya noong mga oras na yon ay sang-ayon sa kanya ang tadhana. Sa sobrang galak ay napangitiring nakaidlip ang binata hanggang sa bigla siyang napabalikwas sapagkat mayroong uwak na tumama sa bintana kung saan siya nakapwesto. Napabaling doon ang binata at nang magbalik tingin siya kay Ana ay wala na ito sa katabing pwesto. Ganon din ang iba pa niyang mga kaklase, maging si Ginoong Luwelo at ang tsuper. Subalit ang bus ay patuloy pa rin umaandar. Pagkakita ng mantsang dugo ng uwak na nasa salamin ay biglang mayroong siyang naalala. Ang napanaginipan niya nitong madaling araw lamang, ang mga uwak. Nang mabalik tanaw ang mga bagay na yon, ay muli na namang sumilay ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang mga tila dagang nakatago sa kalooban niya ay mistulang nag-uunahan sa paglabas, kaya mas buminis ang kanyang paghinga dahil sa takot. Nakaramdam ang binata ng kakaibang kilabot, simula sa paa, paakyat sa hita at tiyan. Kasunod noon ay tila nanigas ang kanyang mga daliri na marahang tumutupi na hindi niya kayang pigilan, subalit nilalabanan niya ng matindi. Isa na namang uwak ang tumama sa salamin, kaya kabado siyang napalingon sa gawing kanan. Pagkatapos ay umakyat ang kilabot sa kanyang batok hanggang sa ulunan upang makaramdam siya ng tila paglobo ng kanyang ulo. Nanginig ang kalamnan ng binata kasunod ng pag-alis niyang muli sa kinauupuan. Ana? Sigaw tanong niyang bigkas habang puno pa rin ng takot. Nasaan kayo? Lumakad siya sa unahan ng sasakyan na hindi pa rin humihinto sa pagtakbo, kaya nasilayan niya mula sa windshield ang sandamakmak na mga patay na uwak sa daan. Dahil doon ay lalong bumigat ang paghinga ng binata sapagkat hindi na niya makayanan pa ang mga nakikita sa daan. Punong-puno ito ng mga dugo ang itim na ibon. Hindi, panaginip lang to, panaginip lang to! Pagkukumbinsi niya sa sarili na natigilan lang sapagkat mula sa harapan ay isa pang sasakyan ang pasalubong sa kanila. Hindi na nakakilos pa si Emil, kaya napapikit na lang siya at napasigaw bit-bit ang matinding pagkagimbal sa dibdib. Huy, Emil! Inuuyog ni Ana ang katabi. Emil, kising! Nandito na tayo sa amusement park ko. Wala naman sa sariling napatingin si Emil sa binibini. Pagkatapos ay marahan siyang sumulap sa kanan kung saan kita ang labas, ang amusement park na tinutukoy ng kanyang kausap. Tara na, ang haba ng tulog mo ha. Tapos parang umuungol ka pa. Binabangungot ka pa yata eh, ang aga-aga pa. Nang sabihin niyo ni Ana ay kaagad na pabaliklingon ang binata sa kanya. Naungol ako? Tila nahihiya niyang bigkas na tinanguan ng kausap niyang may tipid ng ngiti. Tara na, para marami tayong masakyang rides. Anyaya ng binibini na sinuklian ni Emil ng pakunwaring ngiti. Nababagabag pa rin kasi ang binata sa mga kakatuwang bagay na kanyang napapanaginipan. Ha? Sige. Tumayo ang binata at pinagpag ang sarili't inayos ang bag. Susunod na ako, una ka na. Saka siya muling lumingon sa bintana, kaya napansin niya ang kapirasong mantsa ng dugo na kanina pa pala naroon. Pagkakita sa kanya ni Ana na nakatuon sa mantsa, ay agad bumosis ang huli. Dugo yan kanina ng ibon. Parang tumama bigla dyan. Nagulat nga kami, pero mas nagulat ako kasi ang lakas ng kalabog. Pero hindi ka man lang nagising. Grabe ka pala matulog talaga. Ibon? Tumango-tango ang binibini habang inaayos ang ilang gamit. Oo, sabi nila uwak raw kasi kulay itim. Pagkabanggit ng dalaga sa salitang yon, ay otomatikong kinumutan ng takot ang buong pagkatao ni Emil. Sumagi kasing muli sa isip niya ang mga nangyari simula kagabi pa. Muli niya ring naisip ang mga tinura ng kanyang ina na may kinalaman sa pamahiin patungkol sa mga uwak. Tila natauhan si Emil na magsalita si Ginoong Luwelo at sinabihan ng mga estudyanteng kumilos ng mabilis at sumunod sa mga alituntunin, kaya mabilis na silang bumaba ni Ana sa bus. Halos hindi tuloy nag-enjoy ang binata nung oras na yon. Taintim kasi ang pagninilay-nilay niya tungkol sa mga bagay.
Lubhas siyang nababagabag sapagkat napagtanto niya na mayroong kahulugan ng mga nangyari simula kagabi pa. Imposible namang nagkataon lang yun. Bulong niya na tila kinakausap ang sarili. Hindi na talaga siya mapakali dahil sa pag-iisip na maaring mayroong mangyaring hindi maganda sa kanya, kay Ana o sa kanilang lahat ng mga kasama niya. Muli na naman siyang bumalik sa sarili nang bigla siyang natake ni Ana papunta sa isang ride. Maganda ron, bilisan mo para hindi tayo maabutan ng mahabang pila. Nang hawakan ni Ana ang kamay ni Emil, ay nakaramdam ang binata ng kakaibang kilig. Kilig na ngayon lang niya naranasan sa buong buhay niya. Tila ba may kakaibang kuryente na gumapang sa kanyang tiyan na nagbigay ng masiglang enerhiya sa kanyang pagkatao? Napatingin siya sa dalagang nakahawak sa kanyang kamay habang lumalakad pa abante. Doon ay muli niyang nasilayan ang natatanging ganda ng dalaga. Gandang sa paningin niya ay nagniningning at talaga namang kaakit-akit. Nang masilayan niya yon, ay tila napawi ang lahat ng agam-agam na kanyang nararanasan kanina. Sa isang iglap ay lumiwanag ang kanyang pag-iisip. Muling nabuhay ang ligaya sa kanyang damdamin. Bumalik sa kanyang isipan ang layunin kung bakit siya naroon sa lugar na yon. Ang sabihin kay Ana na siya ay manliligaw. Humilera sila sa kumpol ng mga estudyante at mabilis naman ang naging proseso kaya nakasakay agad sila sa roller coaster. Naging maayos at masaya naman ang araw na yon sa binata kahit pa mayroong mga kakatuwang bagay siyang naranasan nitong mga nakalipas na oras. Mabuti na lamang ay nasa tabi at kasama niya si Ana ng mga sandaling yon, sapagkat ito ang pumapawi ng lahat ng mga pangamba niya sa puso. Pagbaba niya sa roller coaster ay sumakay pa sila ng iba pang mga rides at inenjoy ang mga sandaling yon. Halata naman sa kanilang mga itsura na masaya silang kasama ang isa't isa. Kahit pa kapag nasa loob ng silid-aralan ay para silang mga aso't pusa kung ituring dahil sa laging nagbabangayan. Dahil din sa limitadong oras ay hindi na nasakyan pa ng dalawa ang iba pang mga rides. Kaya kumain na lang sila at nagpakabusog. Sinundan din yon ng mga picture taking para mayroong remembrance sa bawat isa. Naging matiwasay naman ang mga ganap sa loob ng amusement park hanggang sa makakuha na ng tiyempo ang binata. Habang naglalakad sila, kasabay ng iba pang mga estudyante ay nagpahuli si Emil at Ana. Pagkatapos ay kinausap ng masinsinan ni Emil ang dalaga tungkol sa plano nitong pangiligaw. Hindi na naman nagulat si Ana nang sabihin yun ng binata sapagkat matagal na niyang alam yon. So, payag ka bang ligawan ko? Oo, basta maayos na panliligaw ha, hindi puro pambobola. Kunwaring nagtataray na bigkas ni Ana. Sure, maayos na panliligaw. Saka sila nagngitian bago bumalik sa bus. Sa wakas ay natupad na rin ang ninanais ng puso ni Emil na opisyal niyang maligawan si Ana. Kaya na mga sandaling yon habang sila ay pauwi ay galak na galak siya at halos gustong lumuwa ang kanyang puso sa kasiyahan. Maraming tumatakbong magagandang bagay sa isipan ng binata patungkol sa hinaharap nila ng babaeng pinakamamahal niya ng lubos. Nung oras na yon ay ipinangako niya sa sarili na mas aalagaan at iingatan niya si Ana. Habang nasa biyahe pauwi at sa dami ng iniisip ay hindi na namalayan ni Emil na pasimple niyang naakbayan ng dalaga na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Inayos niya ang binibini maging ang pagkakasandal nito upang mas maging komportable sa pagtulog, pagkatapos ay pumikit na rin siya at naidlip. Kaya lamang ay bigla siyang napamulat. Naabutan ni Emil ang sarili sa isang madilim at mausok na silid. Nakahiga siya sa isang lumang kama kaya agad siyang napabangon. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili na tila nalilito sa mga nangyayari sapagkat kanina'y kasakasama niya lang si Ana. Marahan siyang naglakad kaya napansin niya ang bintanang may nabasag na salamin. Nang lingunin niya ay may mga piraso ng babasaging bagay sa sahig at nakita niya ang isang patay na uwak. Kinumutan kagad ng takot si Emil pagkakita rito at sa isang iglap ay biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang mga kakatuwang bagay na kanyang nararanasan. Sa kanya lang din napagtanto na ang silid na kinaroroonan niya mismo ay ang silid niya na tila naluma lang. Dahil doon ay aligaga siyang napatakbo palabas ng silid. Pagtawid niya sa kabila
ay laking gulat at pagtataka naman niya sapagkat nasa amusement park na siya. Katulad ng nauna niyang panaginip, mausok, makulimlim at abandonado na ang lugar. Hindi, panaginip lang to. Bigkas niya sa sarili kasabay ng pagpikit. Gising na, Emil! Gising na! Pagmulat ay isa-isang sumambulat sa kanyang paningin ang mga kaklase. Subalit, hindi katulad ng karaniwan, ang imahe ng kanyang mga kasamang estudyante ay hindi kaaya-aya. Lahat ay duguan at tila na mayapa na. Bukod doon ay nakatuon ang mga ito sa kanya sa pangunguna ni Ginoong Luwelo. Mayroong wasak ang bungo, putol ang kamay, basag ang panga at balibaling katawan. Lahat ay iisa ang ibinibigkas. Emilio! Napatras ang binata sa tindi ng takot. Hindi! Panaginip lang to! Pumikit siya habang umaatras. Dumilat ka na, Emil! Gumising ka! Nananaginip ka lang! Emilio! Tulungan mo kami! Emilio! Napadilat siyang muli nang maramdaman ng mga bangkay na tila humahakbang palapit sa kanya. Bakit hindi ka nakinig sa pangitain mo? Sigaw ng pinaghalo-halong tinig. Bakit mo kami hinayaang mamatay? Dahil sa mga boses na yon ay napatakbong palayo ang binata. Kaya lamang ay kahit anong bilis ng kanyang pagtakboy, tila ba hindi naman siya umaalis sa kanyang kinaroroonan. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso kaya tila naghahabol na siya ng paghinga. Emil! Bigla siyang natigilan nang marinig ang tinig niya ana. Hinarap niya ang kinaroroonan ng boses kaya nasilayan niya ang kahindik-hindik na wangis ng dalaga. Natutop ng binata ang bibig pagkakita sa dalaga. Halos natapyas kasi ang kalahati ng mukha ng dalaga na tila ba kumiskis sa kung anong bagay. Ana! Puno ng kalituhan niyang bigkas na puno pa rin ng takot. Parang gusto niyang maiyak dahil sa mga nangyari. Emil, sumama ka na sa amin! Bulalas sa mga kaklase ng binata na palapit na rin sa kanya. Dahil doon ay hindi na alam ng binata ang kanyang gagawin. Subalit nanatili lang siyang nakatanga sa dalaga na parang bato. Tara, sumama ka na! Marahang naglahad ng kamay ang dalaga at walang kaabog-abog na aabutin sana yun ni Emil kaya lamang ay isa-isang nagbagsakan mula sa kalangitan ang mga patay na uwak. Huling tinig na narinig ng binata bago siya higupin ng kung anong liwanag na hindi naman niya alam kung saan nanggaling. Hanggang sa naabutan na lang ni Emil ang sarili na napapalibutan ng mga taong hindi niya gaanong maaninag ang itsura at marinig ang mga sinasabi. Nang unti-unting lumino ang kanyang paningin at pandinig, ay saka lang niya napagtanto na nasa ospital na siya. Tubig? Huling bigkas ng binata bago siya muling mawalan ng malay tao. Isang buwan ang nakalipas matapos ang malagim na aksidente ng mga estudyante galing sa field trip, ay bumalik na ang lahat sa normal. Nagpatuloy ang takbo ng buhay at ang paaralang sangkot sa pangyayari ay tahimik na nagluluksa. Labis naman ang kalungkutan ni Emil dahil sa nangyari sapagkat isa sa mga namatay sa malagim na aksidente ay ang pinakamamahal niyang si Ana. Noong araw ng field trip, habang sila ay pauwi, ay biglang nawalan ng balanse ang bus na kanilang sinasakyan matapos biglang sumingit ang isang itim na montero. Sa 60 estudyante ay 18 ang namatay at kabilang roon si Ginoong Luwelo at Ana. Kaya naman sobra-sobra ang pagdaramdam at sama ng loob ng nangyari kay Emil. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ng dalaga dahil sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Ang isip ng binata kung hindi niya pinirmahan ng waiver ay hindi naman talaga makakasama si Ana at hindi mapapahamak. Magmula na mangyari ang insidente yon ay hindi na nakabalik ang binata sa eskwela dahil sa matinding pagsisisi at trauma. Dumanas sa matinding depresyon at anxiety si Emil gawa na nangyari subalit sa tulong ng mapagmahal niyang mga magulang at iilang kaibigan ay unti-unti rin siyang nakabawi. Kaya lamang ay maraming nagbago sa dating makulit at masayahing si Emil. Maraming bagay na siyang kinatatakutan lalo na sa tuwing makakakita ng mga ibon lalong higit ng uwak. Magmula din ang maganap ang aksidente ay madalas nang managilip ng kung ano-anong nakakatakot na bagay ang binata.
Sinubukan siyang ipagamot sa mga espesyalista ng kanyang mga magulang, subalit hindi rin naman naging epektibo. Kaya nagdesisyon si Nanay Marcia na ikonsulta ang anak sa mga albularyo at lumabas nga na ginagabayan si Emil ng isang klase ng elemento, subalit hindi matukoy ng albularyo sapagkat magaling daw magbalat kayo. Lumipas pa ang maraming taon. Nakarecover na ang lahat sa mga pangyayari. Subalit para kay Emil ay tila kahapon lang naganap ang lahat. Maraming beses na niyang sinubukang kitli ng kanyang sariling buhay, subalit dahil sa elementong gabay ay lagi itong nahahadlangan at naisasalba ang kanyang buhay. Wakas.